Hello po! Kumusta na kayo ngayon? Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at patuloy pa rin nagpapasalamat sa Diyos sa kabila na may outbreak pa ng COVID-19. Nais ko pong mag-share sa inyo ngayon ang dalawang bagay. Una, ang sinasabi ng Diyos sa atin sa magitan ng banal na kasulatan. Pangalawa, ang sinasabi natin sa Diyos through our prayers. So sa dalawa pong sangkap na ito, ito po yung napakahalagang sangkap sa maayos at mapakinabang na communication natin sa Diyos. Ayon po sa Hebrews chapter 4, verses 12 to 13, it's about the Word of God. For the Word of God is alive. Ang salita ng Diyos ay buhay. Pag sinabing buhay, ito ay gumagalaw, kumikilos, may ginagawa, and it is powerful. Ito ay makapangyarihan. Nagbabago ng buhay, binabago yung pinagpapala tayo, or binabago yung circumstance na ating kinakaharap. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes, no, inihahayag nito, no, pinapakita nito, nilalantad nito ang alin, our innermost thoughts and desires. Na minsan, kung nakikinig ka ng preaching, ng word, saan may taong nagsasabi, bakit alam ng pastor na yan, ang aking buhay? Kung pinapatamaan ako, hindi sa alam ng pastor o ng sinamang nagpapahayag ng salita ng Diyos ang buhay mo, kundi alam ng Diyos at kinakausap ang tao na yan sa magitan ng kanyang salita. So, ine-expose nito our innermost thoughts and desires. And in verse 13, it says, nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes. So, lahat ng bagay ay hayag sa Diyos. Maging sa katauhan natin, no, ay alam ng Diyos ang ating nararamdaman, ang ating pinagdadaanan, tayo daw ay hubad sa kanyang harapan. Nakikita niyang lahat, hindi lamang ang ating physical na anyo, kundi ang kaloob-looban ng ating pagkatao ay alam ng Diyos. At kadalasan, kinakausap tayo ng Diyos sa magitan ng kanyang salita upang katagpuin tayo, imit ng Diyos ang ating mga pangangailangan at kalagayan. So ito yung part ng Word of God. At ang second part ng ating pag-aaral is about prayer. In John chapter 14, in verse 13, and in verse 14, sabi ng ating Panginoong Jesus, you can ask for anything. Doon sa mga kataga nito, pwede daw tayo humiling ng anuman. Kung isipin mo, talaga, kahit ano, eh, yun ang sabi ng ating Panginoon. And then, sabi niya dito, in my name. Yun pala ang ibinibigay sa atin na pwede tayong humiling ng kahit anong bagay sa kanyang pangalan. Hindi kung kani-kaninong pangalan. Misang kasi ang kaisipan ng tao, mas maraming tinatawagan na pangalan, mas epektibo daw. No, hindi ganoon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang turo sa atin ay tanging iisang pangalan ang ibinigay ng Diyos. Una sa ating kaligtasan at parang ating mga kahilingan ay makarating sa Diyos. Tulad ng sabi in John 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tanging sa pamagitan lamang niya, tanging pangalan lamang ng ating Panginoon ang ipinagkaloob sa atin upang anumang ating idinudulog sa ating Diyos Ama ay makarating sa Kanya. Ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. So ulitin natin, you can ask for anything in my name and I will do it. Ito yung isang napakaganda at gustong-gusto kong sinabi ng ating Panginoon. Ulitin ko yung kataga na yun, I will do it. Ano yung gagawin ng ating Panginoon? Yun daw ating hinihiling na anuman sa kanyang pangalan. Diba? Napakasarap isipin na ang Panginoon pala ay gagawa
ayon sa ating mga hinihiling sa Kanya, na hindi yung pagkatapos ng ating prayer ay ganun lang. May gagawa pala noon, may kikilos pala noon. Sino ang gagawa noon? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi dito, so that the Son, capitalized po yung word na Son, capital letter S, referring to Jesus, so that the Son can bring glory to the Father. So, yun palang binabanggit dito na anything, anuman ang ating pwedeng hilingin, ay hindi yung kahit ano lang talaga na gusto mo. Yan, basta kung may kaaway ka, na gusto mong mapahamak yung kaaway mo, pwede mo pa humiling na mapahamak yung kaaway mo, hindi po yan ang tinutukoy. Ang tinutukoy dito, anuman, ay anything na magbibigay ng glory sa Diyos. Kahit imposible sa tao, parang sa tingin natin hindi naman mangyayari, pero kung naniniwala ka na kayang ibigay yun ng Diyos sa iyo, at hihilingin mo sa pangalan ng Panginoon, at yung hinihiling mong yon ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Yung sabi ni Jesus, I will do it. And next verse, ang sabi ng ating Panginoon, verse 14, yes, ask me for anything in my name and I will do it. So, sabi niya, yes, wag ka na mag-alilangan. Totoo yung sinasabi ng Panginoon at binigyan pa ng diin. Bakit? Kasi inulit nga sa verse 14 na sabi ng Panginoong Jesus, ask me for anything in my name and I will do it. Kaya, ang mahalaga dito ay ang sinasabi ng Diyos sa atin sa magitan nga ng kanyang salita, at ito'y ating ipapanalangin. So, ang message ngayong sa time na ito ay binigyan ko ng pamagat na claiming what God has promised. Yung pag-angkin o pagkuha sa ipinangako ng Diyos. At hinihiling ko na ako po ay samahan ninyo o samasama tayong lumapit sa Diyos sa isang maikling panalangin. Father God, bless your word. Anoint our hearing of your word. And bless everyone who hears your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Ang bawat sa atin ay may kaloob at pangako ang Diyos. Sa bawat sitwasyon na ating pinagdadaanan, may pangako ang Diyos. Ano ang nais mong gawin ng Diyos sa iyo? Sa panahong ito, sa time na ito, ano ang nais mong gawin niya sa iyo? Sa family mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho o negosyo mo. Nais kong sabihin sa iyo ngayon, may magagawa ang Diyos. Ano ba ang kailangan natin, lalo sa panahon ngayon na may coronavirus? So nais kong i-share sa inyo ang apat na mahalagang bagay na kailangan natin, lalo na sa panahon ngayon. Una, we need divine protection. Ulitin ko, divine protection. Sinabing divine, ito ay gawa ng Diyos. Hindi kayang gawin ng tao. Diyos lang ang makagagawa nito. Yes, mahalaga ang protection. Kailangan natin ng protection, human protection, protection ng iba-ibang bagay. Pero higit sa lahat, mayroong tinatawag na divine protection. At yun ang ating titingnan ngayon. Paano mag-protect ang Diyos sa atin? From Psalm chapter 91, abasahan natin beginning in verse 1 hanggang verse 4. Ito po ang sinasabi, those who live or those who dwell, sila na nananahan or nanganganlong in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Gusto ko pong ulitin yung phrase po na yun.
He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. So, ito yung pangako ng salita ng Panginoon kapag daw tayo ay sa Diyos tumakbo. Ginawa natin siyang tanggulan at ginawa po natin siyang doon tayo nananahan sa kanyang kalinga. Ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo daw ay ipoprotect ng Panginoon from deadly disease, from pinagdadaanan natin coronavirus. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Hindi dahil may pakpak ang Panginoon, ito ay isang symbolic na sinasabi na ang Diyos ay kumakalinga sa atin. Ang illustration nito, tulad ng mga sisiyo ng manok kapag may panganib, kung naka-witness na rin ito, saan ba sila tumatakbo? Kapag may halimbawa ibon na mandaragit sa kanila, sa tumatakbo sila doon sa kanilang ina, sa inahin. At ang nakita ng ina na ang kanyang mga sisiyo ay papalapit sa kanya, ibubuka niya ang kanyang mga pakpak, tatakbuhan doon ng mga sisiyo, at pag nakalapit doon ng mga sisiyo, i-cover ng ina na ito ang kanyang mga pakpak at secured na doon, protected na ang mga sisiyo. Ito ang illustration ng kalagayan kapag tayo tumakbo sa Panginoon. Co-coveran daw tayo ng feathers and ng wings ng ating Panginoon. Sabi nito, He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Yun daw pong faithful promises ng Diyos para sa atin. Sa atin at saan natin matatagpuan ang mga promises na yun ng Lord? Sa kanyang banal na salita. Kaya kinakausap tayo ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. Ibinibigay ng Lord ang kanyang katapatan ng mga pangako sa atin at ito daw ang ating armor and protection. So, sa unang bahagi nito, tayo muli kayo aking inayayahan na tayo'y manalangin. Minsan pa, Father, salamat po dahil sa iyo, meron kaming protection. And we need, Lord, your divine protection. Lalong-lalo na po, Panginoon, dito sa mapanganib, Lord, na kumakalat na coronavirus. Aming panalangin, Panginoon, i-shelter mo po kami, co-coveran mo po kami, Panginoon, ng iyong pagkalinga, Panginoon namin Diyos, at hindi kami mapapahamak kapag ikaw ang nag-protect sa bawat sa amin. Salamat po aming Ama, dahil sa iyo, meron kaming protection. In Jesus' name we pray. Amen. Pangalawang titingnan natin na kailangan natin ay divine provision. Hindi lang protection, kundi kailangan natin ang provision ng ating Panginoon. Lalo sa ngayon, sa panahon na may lockdown, kailangan natin ng divine provision. In the Old Testament, napakaraming accounts na ang Diyos ay gumawa ng himala. Paano siya nag-provide sa pangailangan ng kanyang mga anak. At ngayon, subalit nga, titingnan natin isang account sa New Testament. In Matthew chapter 14, ang mga tao ay sumusunod kay Jesus, napakaraming mga tao, libo-libong mga tao, dahil nagpapagaling siya ng mga may sakit at dahil doon sa kanyang teaching, nakakaiba sa itinuturo ng mga religious leaders. At ito bang sabi dito, that evening, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves." But Jesus said, "That isn't necessary. You feed them. But we have only 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. "Bring them here," he said, sabi ng Panginoon. Then he told the people to sit down on the grass. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven and blessed them. Then, breaking the loaves into pieces, he gave the bread to the disciples who distributed it to the people. They all ate as much as they wanted, and afterward, the disciples picked up 12 baskets
of leftovers. So ito po yung meron palang anli kahit dito po sa Bible in the New Testament, ito hindi lang anli rice, hindi yung tinapay, it's the unlimited hangga't gusto po nila, kumain po sila ng kumain. Pero saan nagmula yung kanilang kinain? Nagmula lang sa 5 piraso ng tinapay at 2 isda. Can you imagine, libo-libong mga tao ang kumain? At ang sabi po, in next verse, verse 21, about 5,000 men were fed that day, in addition to all the women and children. Yung adult pa lang na mga kalalakihan, 5,000 na, hindi pa kasama doon ang mga sa bilang, ang mga bata at mga babae. So napakaraming mga tao kumain at nabusog hanggat gusto nila. May natira pa na 12 baskets. It's a great, great miracle. Ito po ang tinatawag divine provision. Dahil sa presence ng ating Panginoong Jesus. Paking sabihin mo, noon yun. Hindi na ngayon. Iba ang panahon ngayon noon, iba ang panahon ngayon, pero po ang sabi ng salita ng Diyos, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yes, maaari hindi na mangyari ang ganito mismo, pero sa ibang kaparaanan, gagawa ang Diyos. Pag kumilos ang Diyos, may divine provision. Just be thankful to God for what He has given. Ano man ang binigay sa iyo? Minsan titignan mo, kulang eh. Lalo doon sa mga supply na ibinibigay ngayon from the government, na po sabi, kulang eh, pang 2 lang ito. Kung titignan mo talaga, hindi sasapat. Tulad nito, libo-libo ang mga tao. 5 tinapay, 2 isda. Paano yun? Pang 1 tao lang yun eh. Actually, baon pa nga yun ng bata. Banga pang 1 adult, kulang pa yun eh. Pero nabusog po ang lahat. At marami pa ang lumabis. May magagawa ang Diyos. Kayang mag-provide ng Diyos. Ano man ang iyong pangangailangan, kung ikaw ay mananampalataya lang sa Kanya, magpapasalamat dun sa kung ano man ang meron ka. Kahit sa tingin mo hindi sapat, pag kumilos ang Diyos, sasapat at sosobra pa. Dahil may magagawa ang Diyos. At minsan pa, inihiling ko na samahan ninyo kong manalangin. Lord, we pray na maranasan namin, lalong-lalo na ng mga anak mo ngayon na nakakaranas ng kagipitan, ng mga pangangailangan ito, maranasan po ang divine provision mo sa panahong ito ng lockdown. Sa panahon na posibleng kulang ang supply, pero ang biyaya mo ay sapat at ang mga anak mo ay hindi magkukulang. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pangatlo na ating titingnan na kailangan natin ay divine restoration. In Exodus chapter 15, verse 26, He said, "If you will listen, or if you will listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent to the Egyptians." Kung titingnan ko po yung praise po na yun, nasabi ng Panginoon, kapag daw tayo ay susunod sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga salita, at gagawin natin kung ano ang tama sa Kanyang paningin. Ang sabi ng Lord, "I will not make you suffer any of the diseases I sent to the Egyptians." Diba? Sunod-sunod po dun yung salot na dumating bilang kaparusahan sa bansa po nito. Pero ang sabi ng Diyos, "Hindi ko ipararanas sa inyo ang mga bagay nito." Next, ang sabi doon ng salita ng Lord, "For I am the Lord who heals you." Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. So tingnan natin, may iba-ibang klase o
parte na restoration na kailangan tayo. Ang isa po dito, restoration of our physical body. Ibig sabihin, kapag merong sakit, merong karamdaman, kailangan ng kagalingan. So, ito ang isang parte na kailangan natin. Kaya ngayon, kapatid, kung merong kang karamdaman o sakit sa iyong katawan, merong divine restoration, merong divine healing ang Panginoon na pwedeng maranasan mo ora mismo. Pwede mong maranasan sa takdang panahon ng Diyos. May magagawa ang Diyos sa iyong kalagayan. Pangalawa, pwedeng restoration of relationship. Baka meron sa inyo magkaaway o hindi magkasundo, nagsasama pero parang hindi magkasama. And higit sa lahat, restoration of your relationship to Jesus. Baka malayo na ang puso mo sa Panginoong Jesus. Baka malamig na ang pag-ibig mo sa Kanya. Kailangan na restoration. And muli sa time na ito, hinihiling ko na samahan niyo kong manalangin. Minsan pa, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Sinasalita po namin, Panginoon, ang healing, kagalingan sa physical na katawan ng nanonood ngayon, ng kapatid namin ito na nakikinig sa iyong mga salita at sumasabay sa panalangin ito. At kapatid, kung ikaw ito na may karamdaman, angkinin mo ngayon ang pagpapagaling ng Panginoon dahil binayaran na ng Panginoong Jesus ng kompleto ang lahat ng ating sakit at karamdaman doon sa krus. Nung ang kanyang katawan ay nagbinugbong, kasugat-sugat. Hallelujah! At sabi ng 1 Peter 2:24, "By His wounds you are healed." Receive the healing in Jesus' name. And also, Lord, pwedeng ito ay emotional healing. Baka mayroong kapatid ngayon na malungkot ang kanyang puso. Siya ay nasasaktan, nalulungkot. Lord, aming panalangin, Panginoon, Lord God, ang healing sa kanyang emotion ay kanyang maranasan. And also, kung ito po, spiritual healing ang kailangan ng aming kapatid. Baka po, wala pa siya tama relasyon sa iyo. Lord, I pray, makatagpo niya ang totoong salvation sa iyong anak na si Jesus. And also, Lord, ma-restore ang kanyang relationship sa kanya, Panginoon, sa ating Panginoong Jesus. Thank you, God. Salamat po, Panginoon, sa divine restoration. In Jesus' name, amen and amen. And pang-apat na kailangan natin is divine companion. Isaiah chapter 43, verse 2. "When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you." Wow! Meron pong sa Old Testament, meron 3 Hebrew men. Ang pangalan po nila is Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila po ay, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, at sila po ay ikinapit nila, no? Hindi sila bumitaw sa kanilang faith kay God. And sila po ay nagsuffer ng oppression. Sila po ay itinapon sa naglalagablab na pugon. At ito pong pugon na ito ay pinainit ng 7 times pa sa galit po sa kanila. Kasi po si Nebuchadnezzar, king po, ay nagbigay po ng utos. Kasi nagpagawa po siya ng malaking bantayog at ang utos, lahat po ay sasamba doon. Lahat po ay magbabaw down. Pero ang tatlo po na ito na mananampalataya ng Panginoon ay nanatili sa kanilang pananampalataya. Hindi sila nagbow down doon sa idol na ipinagawa. At nang malaman ng hari, galit na galit po siya dahil hindi sinunod ang kanyang utos. At pinatawag nga itong tatlo at ito po yung kwento na ating babasahin. In Daniel chapter 3, beginning in verse 19, Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted with rage.
He commanded that the furnace be heated 7 times hotter than usual. Then he ordered some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So they tied them up and threw them into the furnace, fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. And because the king, in his anger, had demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw the 3 men in. So yung 3 pong malalakas na mga sundalo na naghagis sa 3 po na ito sa apoy, eh sila po yung namatay. Saan? Sa tindi ng init. Hindi sila natapon sa apoy, ang mga sundalo nito, naghagis lang sila. Pero sa tindi nga daw po ng init, sila yung namatay. And then in verse 24, or verse 23, so Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied, fell into the roaring flames. But suddenly, Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, "Didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace?" "Yes, your majesty, we certainly did," they replied. "Look," Nebuchadnezzar shouted, "I see 4 men unbound, walking around in the fire unharmed, and the 4th looks like a god." Then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted, "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here." So Shadrach, Meshach, and Abednego step out of the fire. Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Not a hair on their heads was singed, and their clothing was not scorched. They didn't even smell of smoke. Wow! Wow! So, dito napakalaking himala. Paano sila nakaligtas? Ni hindi nag-amoy sunog ang kanilang mga suot. Ni buhok nila, ni dulo ng buhok, hindi nasunog. Grabe, ni kulay nila hindi nagbago dahil doon sa matinding apoy. Bakit? Kasi sinamahan sila ng Diyos. Merong divine companion. So, pag ikinapit mo, iniangkla mo ang pananampalataya mo sa Diyos, yes, maaaring makaranas ka pa rin na iba-ibang pagsubok sa buhay, subalit meron kang divine companion. Kasama mo ang Diyos. At pagkasama mo ang Diyos, hindi ka malulunod sa ilog ng kahirapan, hindi ka masusunog sa apoy ng pang-aapi o pagpapahirap. So, ano ba ang kahalagahan ng may companion? Una, it gives us comfort. Tayo na aliw. Masaya tayo pag may kasama tayo. Sabi ni Jesus in John chapter 6, verse 20, yung account ng mga disciples niya ay natatakot. At ang sabi ng Panginoon, "But he called out to them, 'Don't be afraid, I am here.'" Huwag kayong matakot, narito ako. So ito na sinasabi ng Panginoong Jesus sa iyo, huwag kang matakot. Ano man ang kinatatakutan mo ngayon, ang sinasabi ng Panginoong Jesus ngayon, buhas sa kanyang salita, huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoon. Pangalawa, ano ba ang kahalagahan ng companion? It makes us confident. In Philippians chapter 4, verse 13, sabi ni Apostle Paul, "For I can do everything through Christ who gives me strength." Kaya ngayon, kapatid, sabihin ko sa iyo, mapagtatagumpayan mo anuman ang kinakaharap mo dahil bibigyan ka ng lakas ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Bakit? Kasi kasama mo ang ating Panginoon. So, mili, inaanyayahan ko kayo mag-join sa prayer. Panginoon, sa mga nakakaranas ngayon ng takot, pangamba,
o pag-aalala dahil nga sa COVID-19, maging sa iba pang mga bagay, palitan po ninyo ng pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, dahil ang sabi po ninyo, kasama ka namin. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Minsan pa, mga minamahal, ulitin ko ang apat na bagay nito. Apat na mahalagang kailangan natin. We need the divine protection. We need the divine provision. Kailangan natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Dahil lalo ngayon sa pinagdadaanan na nito, natin ngayon na may outbreak itong COVID-19. Na hindi pa nga malaman gaano itatagal ng lockdown na ito. Tandaan natin, kailangan natin ng divine restoration. Na kung anumang kalagayan natin, kayang-kayang ayusin niya ng Diyos. Kayang buuin muli ng Diyos. Kayang ayusin ng Diyos ang ating physical na katawan, ang ating mga damdamin, maging ating spiritual na buhay. At pang-apat, we need the divine companion. At muli, ngayong sa time nito, hinihiling ko na samahan ninyo ko sa isang pananalangin. Thank you, God, for your promises in your word and for your accompanying presence sa amin, especially na merong outbreak of disease. And thank you for the promised answer to our prayers. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli, mga minamahal kong kapatid, ang salita na ito ng Diyos na ating pinag-aaralan. Claiming what God has promised. Ang Diyos may ipinangako sa bawat sa atin. May ipinangako sa iyo. At yun ay makikita natin sa kanyang salita. Ngayon, ating paningningin pa rin, no? Mas ma-enjoy natin ang mensahe na ito na bigay ng Panginoon sa atin sa magitan ng ating sharing sa ating group, mga ka-group sa loob ng ating tahanan. So, pag i-discuss natin ang dalawang bagay o two questions. Una, is there any promise of God you need to claim from His Word at this moment? And the second question is, what is anything yung sinabi ni Jesus in John chapter 14 that you want to ask from Jesus? I believe lahat tayo meron yan. Actually, marami tayong pwedeng hilingin sa Panginoon. Ano yung bagay na yun? So, i-share mo sa iyong ka-group, and then after na sharing nito, mag-proceed sa isang prayer na may pananampalataya. Angkinin nyo anuman ang inyong hihilingin sa panalangin, dahil ang sabi ng ating Panginoon, gagawin niya anuman ang ating hihilingin sa kanyang pangalan. God bless you all. We love you.